Kung napapadaan kayo ng Rojas Boulevard sa Maynila, siguradong napapansin nyo ang gusaling ito. Hotel na mistulang inabandona. Nilagyan na nga lang ito ng mukha ng politiko. Kung lalapitan, naiwan pa ang ilang gamit dito. At pagsapit ng gabi, nababalot na ito ng kadiliman. Ano nga ba ang nangyari sa hotel na ito? Bago ang lahat, i-like and subscribe nyo ang aming channel and hit the bell button. Linggo-linggo nyong mapapanood ang aming mga bagong video. Ito ang Grand Boulevard Hotel sa Rojas Boulevard sa Maynila. Sa malapitan, makikita pa ang ilang gamit na napaglipasan na ng panahon. Tagal na sarado yan, kay Lim pa lang. Nung pag-upo ni Lim, wala raw binabayad na tax. Wala raw tax na binabayad. Kaya sinarado yan. Pero anong gagawin na daw dyan? Wala raw yung pang ano, sir. Ha? Wala pang sabir eh. Pero ganyan muna siya? Opo. Gigibain ba siya? Hindi namin alam, sir. Ano naman, na nirurubing po yan pag ano. Tapos saan nagigitan nyo? Pag umaga, sir, syempre, marami naman kang umaakot. Pag ginano kasi, pag niramdaman namin yung mga ganang tinatanong nyo, mawawala kami na maalis kami sa trabaho eh. Matatakot na kami eh. Pero matagal na siyang sarado. Sabi nila, sir, matagal na nga daw po siya sarado. Ano gagawin ko hindi? So, alam siya. Sa aming pagsasaliksik, itinayo ito noong dekada 70. Sa panahon ding ito, nag-host ang bansa ng annual meeting ng International Monetary Fund at World Bank. Dahil mahalaga ang meeting na ito, ninais ni Noy President Ferdinand Marcos na magtayo ng mga hotel sa Maynila para ma-accommodate ang dagsa ng mga panauhin. Tinawag pa nga itong Hotel Rush dahil sabay-sabay itinayo noon ang naglalakihang hotel tulad ng Century Park Sheraton, Philippine Village Hotel, The Peninsula Manila, at ang Silahis Hotel. Ito ang unang pangalan ng Grand Boulevard Hotel noon. Idinisenyo ng sikat na arkitekto na si Lor Calma. Ito ay may 21 floors at may 60 rooms. Sumikat ang hotel na ito dahil sa mga silid nito matatanaw ang sikat na Manila Bay Sunset. Noong taong 1978, mas lalo pa itong nakilala dahil naging entertainment spot ito ng kilalang Playboy Club. Ang Silahis Hotel ay pagmamay-ari ng Enriquez Panlilio Clan, partikular na si Leandro Biboy Enriquez. Sila rin ang nagmamay-ari ng Sulo Hotel and Restaurant Group, kabilang dyan ang Sulo Hotel sa Quezon City. Sa isang librong na ilathala, nakilala ang Enriquez Panlilio Clan bilang supplier ng mga pagkain sa mga party at magagarbong event ng Nooy First Lady Imelda Marcos. Nagmamay-ari din sila sa mga real estate at shipping business. At noong bumagsak ang rehimeng Marcos noong 1986 dahil sa EDSA People Power, kasama rin sa naapektuhan ang hotel. Nag-utos kasi noon ang bagong upong presidente na si Corazon Aquino na ibalik ang mga nakaw na yaman ng Marcoses, kabilang na din ang sa kanilang mga kamag-anakan, kaibigan at business associates. Kabilang sa sinequester ng gobyerno ang Silahis Hotel ng mga Enriquez Panlilio. Ang miyembro ng kanilang angkan, inakusahang nakipagsabwatan at kinontrol ang mga interes at utang ng Silahis Hotel sa Development Bank of the Philippines.
July 1989, kinuha ng Presidential Commission on Good Governance o PCGG ang management at operations ng Silahis Hotel para daw protektahan ang interes ng gobyerno. Pero lumaban sa korte ang Enriquez Panlilio clan. Nagdesisyon ang Sandigan Bayan na ibalik sa pamilya ang operation at management nito. Kinatigan naman ito ng korte. Samantala, ang Accor Hotels Group na ang nangasiwa nito at pinalitan na ito ng pangalan bilang Sofitel Grand Boulevard Hotel. Ilang taon din silang namahala sa hotel. Noong taong 2007, ang Grand Boulevard Hotel naharap sa tax payment issues mula sa city government ng Maynila. Hindi raw sila nagbabayad ng buwis na aabot sa halos 276 million pesos sa loob ng 10 taon. Dahil dito, ipina-auction ang hotel at nabili ito ng Pacific Wide Realty and Development Corporation. Ayon sa City Treasurer, ang hotel ay meron pang market value na aabot sa 538 million pesos. Hinarap na mga may-ari ng hotel ang mga kaso ng Manila City Hall. Lumapit din di umano sila sa City Treasurer para bayaran ang kanilang tax obligations, pero hindi raw ito tinanggap. Ayon sa kanila, ang pagtanggi sa kanilang bayad ay dapat idineklarang redeemed na sa korte. Hiniling din nila sa korte na muling bisitahin ang mga kasong ipinataw sa kanila. Pero dininay ito ng Court of Appeals at ng Supreme Court. Noong taong 2017, dininay din ng korte ang hiling ng mga may-ari nito na i-rehabilitate o buhayin ang hotel. Pero ayon sa korte, bago i-overhaul ang hotel at i-resume ang operation nito, kailangan pang bayaran ang 2 bilyong pisong utang nito bago pa ito naipasara. Sa mga nangyari at patong-patong na kaso na kinaharap ng Silahis o Grand Boulevard Hotel, palaisipan pa rin kung maibabalik pa nga ba ang dating ningning nito o tuluyan na itong babalutin ng kadiliman. Mga Tamagonetics, oras na naman para sa ating Tamago Shoutout! Kaya simulan na natin to, mga Tamagonetics. Unang-una, kay Tamagong WMJSPH+. Ang galing mag-edit. Heart, heart, heart. Maraming salamat sa iyo, Tamagong WMJSPH+. Susunod, kay Tamagong Henji Rabo. Pa-shoutout ka, Tamago. Marami po akong nalalaman at natututunan sa inyo. Maraming salamat naman at marami kang natutunan sa aming mga content, Tamagong Henji Rabo. Susunod, kay Tamagong Patricio. Bala ko i-cover tong topic. Nakaka-goosebumps ang content na to. Nako, maraming salamat sa iyo, Tamagong Patricio. Sige, cover mo lang yung mga content namin dito sa Tamago Chronicles. Susunod, kay Tamagong Marites Francisco. Pa-shoutout po sa Francisco family, Del Rosario family. Maraming salamat at shoutout sa inyo. Last but not the least, kay Tamagong Lies La Exploradora. Buti na lang napadpad ako sa channel na ito. Daming magagandang videos at magagandang storya. Watching from Venice, Italy po. Maraming salamat sa iyo, Tamagong Lies La Exploradora, at sa mga Tamagonetics sa Venice, Italy. At sa lahat ng mga Tamagonetics na nag-iwan ng kanilang mga comments, suggestions at mga pa-shoutout sa aming mga social media accounts. Hanggang sa susunod nating Tamago Shoutout! Yan muna, mga Tamago! O, kwentuhan tayo sa next episode! Kapit lang! Don't forget to like and subscribe!